Diyan, kasisyones, ang utos ko sa kanya noon na itong Pilipinas, buksan mo. Siya yung inutosan ko. Munta ka doon at ilagay mo yung mga taong dapat nandoon sa lupa. Pilitin mo. Pilitin mo. Sabi ko, ibigay mo na lahat. Total gobyerno yan. So, he was able to work out 162,000 hectares ang nabigay niya sa Pilipinas. For that alone, together with his talent, among others, pero yung serbisyo sa tao, yun ang alam niya. So, kaya ko siya sinabi, tumakbo ka ng kao John Castriones kasi kailangan ka ng bayan. Secretary Castriones is running for senator. Mahusay ang tao na yun. Butuhan ninyo. Mga kasimanawa, sa panuwakan San Jose de Binavista, sa maabot na eleksyon sa pagka-SB member, SB Jimmy Gomez Ilizalde. Ang panuwakan San Jose, kagkatauhan ay mga dinang manggad nga dapat amlikan, kagservisyoan kang tampad, pagi sa mayad, kag-epektibo nga legislatura. Ang anang kausa, mayad nga panghimanwa sa pagdumara para sa San Josehon, Jimmy Gomez Ilizalde, makamasa, ararangay nga pangimanwa para sa tanan. Numero 11 ang markahan sa balota sa pagka SB member sa Banawakang San Jose de Binavista, Jimmy Gomez Ilizalde. Jimmy Gomez Ilizalde, buto junta. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kamusta po kayo? At syempre, welcome ho ulit dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting at ang ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Well, ngayong araw, ano ba ngayon? April 29, Friday, weekends na naman, no? So bukas. At ilang tulog na lamang po tayo ay ano, boboto na, no? Pero ganun pa man, marami ho tayong mga bagong balita sa ating nalalapit na eleksyon kaugnay din nito. At unang-una ho, kung nabasa nyo na at nalaman na ang isa nating
senatorial aspirant na si Rodante, si Sir Rodante Marcoleta ay nag-withdraw na sa kanyang candidacy because of his health, ano po, medyo may problema siya, meron yata siyang vertigo, no? So kinalulungkot po namin yan, na magaling pa naman niya si Tony Rodante Marcoleta. Magpagaling po kayo, Sir. So yan po isa sa mga balita natin. Pero alam niyo po, merong isa hong balita ngayon eh, no? Sinasabi ho rito na ang ating pong Vice President na si Lenny Robledo ay nag-announce na hindi siya a-attend, ano? Hindi siya a-attend sa nilalatag ng ano ho, ng KBP, ng COMELEC through KBP ang para sa mga interview sa mga ano po, sa mga presidential aspirants. At sinasabi po doon na sinabi ng ating VP presidente na ayaw din niya ding umaten, hindi siya attend doon dahil ano, sabi niya gusto niya makausap ng lalo, ayaw niyang masayang daw po yung mga natitirang araw at gusto niya makipagtalastasan sa ating mga botante, no? At ano pa ho, sinabi pa rin niya na bagamat ayaw niyang umaten doon, hindi siya a-attend o dadalo sa COMELEC KBP interview. Instead, hinamon po niya ng one-on-one debate si BBM, si Bongbong Marcos, no? So, alam niyo naman, sinabi na nga rin ni BBM na hindi siya attend saan? Sa nilalatag na ano ho, ng COMELEC KBP interview. Sa COMELEC KBP interview, nagpasabi na rin siya na hindi siya attend doon. At abangan natin ang karugtong kung ang paghamon sa kanya ng BP president, ng BP natin na si Lenny Robredo ay na tumatakbo rin para sa pagka-presidente, ay hinamon siya ng debate. Pero wala pa hong sagot eh, no? Tingnan po natin kung ano ang mangyayari. Well, ang lahat po ng ito ay malalaman na natin, mapupulsahan po natin ang bawat kandidato, hindi po ba? Kung talagang sila nga ay ka nga ho eh, handang humarap sa mga pagsubok sakaling sila ay maupo na presidente. Ay, by the way po, mga minamahal kong kadiskarte, humihingi po ako ng paumanhin kahapon dahil hindi tayo nakapag-programa ng ating kadiskarte because umatin po kami ng isang meeting dyan sa Quezon City, sa ano yon, isang hotel dyan sa Quezon City, sa Aberdeen Court. At ipalalabas po namin ang naturang meeting sa Monday or Tuesday, no po, kasi nawalan tayo ng oras. Sana ho kanina ay papalabas na lang natin, kaya inaayos pa ho yung sound, no? So papakita ho natin kung ano yung meeting na yon na tayo ay naimbitahan ng Elizalde Broadcasting. Kaya ho kami ay wala kahapon from 1 o'clock at nakabalik lang ho kami dito sa opisina ng mga 5 o'clock na in the afternoon. So uwian na yun eh, hindi ho ba? So ayan po, gusto namin na sanang ipalabas kanina, kaya lang ho nawalan kami ng oras at saka siyempre iayos pa ho natin yon. Anyway, malalaman ho nyo yun at siyempre, gusto nyo rin makita yon kung ano yung mga meeting na yon, ano? At kayo po ay medyo, baka magulat kayo ng konti, baka kayo magugulat. Pero hindi na ho kagugulat-gulat yung mga ganung reports, eh, no? Pero at the end, nagkaroon ho tayo ng mga ika nga isipan kung ano yung mga talagang kaganapang nagaganap dito sa ating bansa. Yung ating pong mga kandidato, lalo na po yung para sa pinakamataas na pwesto, alam nyo na, presidente at vice-presidente, ay talaga naman hong puspusan ang kanilang mga pagsusumika para sila po ay maluklok sa pwesto. Alam nyo naman po kung sino yung sinasabi nating halos, sabi nilang ng mga mamamayan natin, halos dalawa lang daw po ang naglalaban. Subalit, wag ho tayong maging kampante dyan dahil tila may humahabol hong pangatlo, no? Eh, ika nga, at talagang ginagawa ho ang lahat para mapunta sa kanya yung ang pwestong
inaasam ng mga presidential balls, no? Well, talaga hong ganyan, ang bawat isa po sa kanila ay naghahangad. Dahil alam niyo naman po, kahit alam nila na yung kanilang kakaharapin ay talagang hindi basta-basta, yung kakaharapin ho nilang magiging task kung sakaling sila ay maupong presidente. Alam niyo naman po, ang ating bansa ngayon ay talagang hindi pa nakakabangon sa ika nga po sa dagok ng sa pinansyal, no, sa ekonomiya. Hindi pa ho, kasi tayo nga ay sinalanta ng COVID-19 at marami pa hong iba pang mga problema natin, no. Alam naman ho yan ng ating mga kandidato. Sa kabila noon, nakikita pa po rin natin sa kanila ang talagang grabing pagsusumikap at lahat ginagawa. Hindi po ba, no? Tayo po ay nagtataka. Well, alam niyo po yung mga tao, lalo na't namihasa sa mga matataas na pwesto sa gobyerno, hindi ho natin maalis sa kanila na sila ay managinip na mahawakan nila ang pinakamataas na pwesto. Ano yun? E di presidente, di ba? No? At syempre, kung ano-ano hong gimmick at kung ano-ano mga ginagawa nila para mapansin po sila ng ating mga botante. At syempre, tayo naman pong mga botante, well, wag ho tayong magpapadala saan? Sa mga ikangaho palabas nila at mga gimmick. Himay-mayin po natin kung ano ba talaga, may katotohanan ba ang kanilang mga sinasabi, at ito ba talaga ay kanilang magagampanan, at ito ba talaga ay mula sa kanilang puso, na talaga ba sila ay mayroong hangaring, marubdob na hangaring maging isang presidente upang maging gabay ng sambayanan tungo sa kaunlaran. Yan lang po, ano? Kasi sinasabi nga ho natin, halos naman ho lahat ng tumatakbong presidential balls ay halos talagang magagaling, no? Samantalang sa sobrang kagalingan ng mga ibang ikangawan niyang halos lahat na yan, ay hindi ho natin malaman kung sino talaga eh, no? Pero siyempre, meron pa rin ho tayong batayan sa ating isipan, bawat isa sa atin. At alam ko po, nagkakaisa ang sambayanan tungkol dito, no? At habang lumalapit po ang ating pagtakda sa kanila, kung sino sa kanila, ang pagtakda natin sa araw ng halalan, ay lalo naman silang maraming mga bagay ang natutuklasan natin sa kanila. Di ba ba? Parang ganun eh, no? Hindi ho parang ganun, talagang ganun, no? Nakikita ho natin yung kanilang mga aksyon, sa kanilang mga aksyon, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga salita. Nakikita ho natin kung katotohanan ba ang kanilang damdamin. At sila ba ay talagang magaling na mamamayan? At sila ba ay magiging mahusay na leader? Sila ba ay magiging mahusay na halimbawa, no? Bakit ho sinabing mahusay na halimbawa o mabuting halimbawa? Eh kasi po, pag presidente kayo, dapat lahat ng qualification halos nasa inyo. Una, pagmahal sa bayan. Pangalawa, may kaalaman. Ayun, sa mga kaalaman, marami po sa mga presidential natin ang talagang meron na, no? Lalo na po galing sila sa mga iba't ibang pwesto sa ating gobyerno, no? Ang pangatlo, siyempre, marami yung mga katangiang hinahabol natin, no? Yung ba yung pinaggagawa nila ngayon ay may bahid ba ng katotohanan yung mga ginagawa nila? At sila ba ay maituturing nating marangal na tao dahil sila ay lumalaban ng patas sa kanilang pagkakandidatura? Yan lang po yung tanong natin, no? Yung mga tao, bumabase ho tayo sa mga ugali, karamihan eh, hindi po ba? Minsan, nagsasabi tayo na indubaling hindi ganong karunungan basta ang puso ay malinis, no? At magandang hangarin sa may magandang hangarin para sa bayan. Totoo po 'yan. Wala tayong magagawa kung nakikita po natin ngayon ang katotohanan, unti-unting lumalabas ang katotohanan ng kanilang pagkatao. Yan ho. Kasi nalalapit na nga po eleksyon eh, at nakikita po natin sa bawat kandidato sa pinakamataas na pwesto, sasabihin na natin yung presidential balls, no? Ay talaga namang pukpukan ang pagsusumikap, no? At saka kung ano-ano ho ang gimmick na ginagawa.
doon sa mga pinaggagawa nila, lalo pong tumitindi ang ika nga ho, paglalarawan sa bawat ang paglalarawan sa kanila ng mga mamamayan sa bawat sinasabi nila, ginagawa nila habang nalalapit po ang eleksyon. Kasi doon ho sila natataranta eh, di ba? Tataranta na sila, lahat gagawin para ho makuha yung masungkit ang gintong yung gintong gantimpala para sa kanilang pagpupunyagi, no? Well, sa mga pamamaraan ho ng kanilang mga ginagawa, isa rin ho yan na magiging batayan natin kung ano ba silang klaseng leader in the future. Di po ba? Eh, wag na ho tayo magbulahan dito. Sa katotohanan, yun naman talaga isa sa mga basihan. Di po ba? Habang nalalapit ang eleksyon, lalong nag-uumigting ang kanilang hangarin, ang mga presidential balls, at nakikita ho natin ang kanilang mga balakin, ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga sinasabi, di ba? No? Alam nyo, pagka kayo ay mapagmasid, ika nga, nakikita ninyo eh. Eh ngayon, kahit po ngayon yung mga ordinaryong tao, nalalaman na ho yung mga, yung pangangaliskis dyan sa ating mga presidential ball, no? Minsan ho, nakakabigla eh. Yan po. At minsan masasabi, ah, ganun ba? Totoo pala yung sinabi na ganito. Kasi mapapatunayan nyo at makakikita ho ninyo. Kung minsan, malulungkot kayo dahil hindi yun ang pagkatingin ninyo sa tao. Pero, mabibigyan nyo rin siya ng katwiran. Bakit? Eh, alam nyo ho yung taong may ambisyon. Yung taong talagang may gustong talagang hangarin sa kanyang buhay at halos maabot niya na at talagang gagawin ang lahat. Di po ba? Ayan ay isang normal lamang na ano ho, na reaksyon ng isang tao para sa kanyang buhay. Di po ba? Pero dapat to yung mga reaksyon natin. Ano man ang gusto nating magawa sa ating buhay o gawin. Abay, dapat to meron tayong subaybay doon sa taas. Dahil pag yun ang nawala sa inyo, I don't know kung makakamtam niyo ho yan. Yan ho ang paniniwala natin. Pero sinasabi nga ho, pag nanguna ang inyong kagustuhan at hindi nyo inihiling doon sa taas, na kayo ba talaga ay bigyan ng blessings para dito at sa pagkat siya lamang po ang nakakaalam ng tunay nating damdamin sa ating bayan, ng tunay nating hangarin kung bakit gusto natin ang isang bagay. Hindi po ba? Kahit na sumumpa-sumpa ka pa dyan, pasumpa-sumpa ka pa, pero yung pala, ugali mo. You know, yung nakakatawa. No? During election time, makikita ho natin, marami ho tayong mga, ika nga ho, mga tumatakbo sa politika, lalo na yung matataas na pwesto. Talaga namang halos ipangako ang sayo ang langit eh, di ba? Pero wag ko tayo madadala sa mga pangako na yan, no? At saka syempre, yung pakita ho nila sa tao, akala mo talagang ina-appreciate nila yung mga tao na yan. Ang hindi po nila alam, yung iba po nilang mga leader, naiisahan sila. Yan. Ewan ko lang po kung alam nila yun. Siyempre, pag nalaman mong leader mo, naisahan ka eh. Sakit ho nun sa puso, di ba? Makukonsumi kayo na kung kayo naman ang isang, ika nga, tumatakbong mataas sa pwesto. Tapos malalaman mo, yung mga kagrupo mo, biglang lumayas sa'yo o kaya may ginagawang niluluto silang prito. Mga ganon, di ba? Kaya ho, doon natin makikita anong klaseng mamamayan tayo. No, alam niyo po, yung pagsisinungaling ng tao, doon ho natin makikita ang tunay na larawan niya. At sinasabi po, ang taong sinungaling, kapatid ay magnanakaw. Di ba? Ganon. No? Eh, wala tayong magagawa. Eh, kasabihan ho yan. Ang mga kasabihan natin, tayong mga Pilipino, maraming kasabihan. Subalit, more or less, makatotohanan sapagkat through the years, sa mga experiences ng bawat isa sa atin, kahit na ordinaryong nila lang, may mga experience muna ganyan. Di po ba? Na yung pangako ng pangako, wala naman palang ginagawa, taksil pala. Di ba? Ang hirap po siguro pag matuklasan mo ang isang kaibigan, sa ordinaryo na lamang pong buhay,
wag na rito sa pangangampanya. Kahit sa ordinaryong buhay, matagal mong kaibigan, tapos nalaman mo, nagtataksil pala sa'yo. Gusto pa ho ba ninyo yung taong ganun? Yun lang ho, di ba? Masakit para sa atin ng isang kaibigan ay nagtaksil o isang kagrupo ay magtaksil. Kahit na sa gawa, sa salita, o sa adhikain. Di po ba? Pag nalaman nyo yun, walang kasing sakit. Lalo na kung pinakisamahan nyo siya at okay nga, pinagtiwalaan, mga ganon, di po ba? Yan ho ay hindi lamang sa politika, kahit sa ordinaryong mamamayan, ay ganyan ang talagang mangyayari. Subalit, more so sa politika ngayon, sapagkat itong mga politiko natin ay talagang they spend a lot of time, a lot of money, a lot of everything, a lot of efforts, di ba? Ganon, a lot of plans, puro lahat ginawa na nila. Pagkatapos, malalaman mo, may tumatalikod pala sa'yo pagka ikaw ay nakatalikod o baka harapan ng sinabi, di ba? At kaya wag mo tayong maniniwala yung naririnig ho natin sa kanila. Number one sa kanila, unity. Meron bang ganong unity? Nahuhusgahan po kayo ng mga tao, ng ating mga botante. At siyempre, kung ganyan po ang mangyayari, hindi tayo magdadalawang isip. Ewan ko lang, oh, sa mga ordinaryong mamamayan na katulad natin, pag nabisto nyo ang isang tao, isa palang taksil. Taksil? Alam mo, ibig sabihin ng taksil. Ika nga ho, hindi nyo na mapagkatiwalaan. Gusto pa ho ba nyo yun? Tumuloy? Na ang isang taong pinagkatiwalaan nyo, isa palang taksil. I don't know kung papayagan nyo pang ma-share ang inyong karanasan, ang inyong buhay, kung sa ganun tao, kung dumating ang panahon na ganyan. Pero alam nyo, sa iba naman din, may kaibahan din ho sa ordinaryong tao at sa mga politiko. Sinasabi rin ho nila, silang may sabi, na there is no permanent friends and enemies when it comes to politics. Ah, totoo ho yun. Napatunayan na ho natin yan. Kasi nakikita po natin bilang kabahagi ng mga sa papahayag, ganitong klaseng hanap buhay ay nakikita po natin sapagkat tayo ay mapagmasid. No? Bagamat, hindi ho natin pwede silang isa-isahin, wala ho tayong sapat, pero miskin na ang ordinaryong mamamayan pag nabanggit nyo yung mga pangalan ng mga politiko na kung saan alam na natin ang kaliskis ng mga iyan. Di po ba? Pero lalo na po yung matagal na nanungkulan sa ating gobyerno, no? Be it sa national or local governments. Kilala po natin, di po ba? Meron tayong idea kung sino-sino itong mga ito. At syempre, pagka nalaman ho natin ganun pala ang kanilang mga reaksyon, ganun pala ang kanilang mga saloobin, ganun pala kung paano sila magplano. Tapos, anong mangyayari ho doon? Hindi ho ba nawawalan tayo ng tiwala? Eh kung yung mga kaibigan nilang pinangakuan nila lang unity, pinagtataksilan nila, eto pa ho kaya tayong taumbayan, hindi nila tayo pagtaksilan? Yan lang, binibigay ko sa inyo yung tanong, no? Pero ang pinag-usapan nga ho natin dito, ang ating mga kandidato, no? Kaya nga, although ang talagang sinasabi ho natin ay bigyan natin ng pagkakataon kung ano pa, dahil ilang araw pa naman po bago mag-eleksyon. At syempre, ito pong ating main na pinag-uusapan ngayon tungkol kay VP Lenny na hindi rin dadalo sa COMELEC kay VP interview. Hindi na ho ito debate, interview na lang no? Instead, hinamon pa niya ng one-on-one debate si presidential aspirant Bongbong Marcos. Pero abangan ng karugtong kung ano ang isasagot na si Ginoong Bongbong Marcos. Pero siya ay nagpasabi na rin sa COMELEC, narinig natin sa mga pahayag sa mga bid, yung mga network, no? Na sinasabi niyang hindi rin siya makaka-attend sa COMELEC KBP interview. Hindi na yung debate, interview na lang. Siyempre, ano ba ang kaibahan ng interview sa debate? Mas matindi ho yung sa debate kasi bigyan kayo ng isang topic dyan.
common topic na mga presidential at doon magdidebate kayo. Ibig sabihin, ano ang pagtingin mo sa ganong klaseng ano, plataforma o ano ba yung klaseng tanong na yan? Siyempre, yun ho ang magiging ano, magiging senaryo, no? Magkakadebate kayo ron. Yung iba't ibang kaisipan ang inyong ilalagay. Hindi, siyempre, di ho kayo pare-pareho ng paniniwala sa isang issue. Kung kaya doon nga magkakagulo, magkakadebate-debate na naman. Well, ngayon ho, inayos na nga ng COMELEC at with the cooperation of the kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas, ng Pilipinas, ang interview na lang. Well, pag interview ho, syempre interviewin kayo kung sino man yung pinaka-host nila. Ano yung mga plataforma nyo, ano yung mga ganit. Medyo tatanungin din kayo siguro yung mga ibang katanungan na, kumbaga, kasama sa interview, syempre wala na ho yung, ika nga, suwagan ng sungay, no? Wala na yung salita, no? I'm still, I'm still talking. This is my time. Wala na ho yung ganyan, di po ba? O kaya sana ho dumalo naman yung ating mga presidential ball kasi kaaya-aya po na makita ka sanang lahat. Kaya lang, we are so sorry to hear that dalawa po sa ating mga presidential ball ay hindi na nagdeklara na na hindi sila atin. Yung pa naman mga importante, no? Si BBM at saka si Lenny Robledo, si Ma'am Lenny Robledo, na sinasabing hindi siya makaka-attend. At instead nga, yun nga, inamo na lang ng debate si BBM. So, meron naman ho tayo rito, shoutout, talagang kaibigan natin, talagang napakasipag na at maraming salamat sa pagsubaybay. Mr. Rodolfo Santo Domingo is still watching. You know, kanina pa umaga yun, wala kasawa-sawa. Thank you very much, Rudy, for, you know, palagian mong pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programa. At si Rodolfo Santo Domingo, isang po nating kaibigan na magaling na licensed broker at the same time is a CPA. Alam nyo, pagka kayo ay CPA, talagang magaling kayo sa numbers, no? Kaya maghintay ka, Rudy, ha? Marami kang trabaho right after election. Why? Alam mo naman, di ba? Na lahat ng ating mga kumakandidato, local at saka ano, national aspirants for any positions will be filing yung kanilang summary of expenses. Saan nila pinag-ano yan? Saan nila pinagdadala yung mga pera na yan? Siyempre, yan. Pagka ganun na ho, kailangan ng isang tao, ang isang magaling na CPA. At narito po si Mr. Rodolfo Santo Domingo. If you are interested to hire him as a CPA, ito po ang number niya. Hindi ko muna maibigay kasi hindi ko memorize. Anyway, bigay ko muna ho yung number na ating office at pakipagtalastasan kayo dito and we will give him his telephone number. No? Our office telephone number, 8820-3805. Yan. Pinuulit ko po, 8820-3805. Paki-display mo maya-maya yan, ha? At saka alam niyo po, mga minamahal kong kadis, ayun, 8820-3805. Our contact number sa Elizalde Broadcasting. Kung gusto niyo makihire itong si Mr. Rodolfo Santo Domingo. O ito pa yung isa kong follower. Ang galing. Mr. Rafael Falcon is watching. Ayan. Ayan, mag-usap tayo, ha? May pinakita akong dokumento doon sa iyong bossing. Yung chairman, no? Pag-usapan natin, baka mamaya maaga akong makauwi, no? Para malaman nyo, at least meron kayong alam, no? Alam ko naman, medyo may kaalaman na din kayo tungkol dito, but then, para malaman nyo mas lalo. Iba yung meron tayong dokumento. Well, yan ho. Thank you very much, Rafael Falcon. Thank you for watching. Yan nga po, sinasabi natin, habang nalalapit ang eleksyon, ito pa ho, isa pang problema natin. Sinabi na ng authority na ano yung Meralco ba ang sabi magkakaroon daw po ng mga interruption, no, ng mga ano yon, electric interruptions, no, sa eleksyon. Maari daw na magkaroon ng ganyan, kaya sinasabi na sana daw ngayon pa lang ay paghandaan na.
Naku, sana naman ho, paghandaan na. Kasi baka mami, alam nyo naman po, ang ating, pag nagkaroon tayo ng interruption sa electricity, dyan ho nakasalalay, no? Alam nyo naman, kahit saglit lang, baka mamaya, eh, zero yung kalaban, bigla nang naging 20,000 ang dating, no? Hindi ho natin masabi yan, di ba? Kasi, alam nyo naman yung computer, di po ba? Yang ika nga eh, tayo ngayon ay computerized na at saka syempre baka magkaroon ho ng malaking epekto sa mga numero ng pagdating na sa bilangan. Eh, sorry na ba, huwag pong mangyari yan. At kung magkaka-brown out man o interruption sa electric, eh sana po wag naman sa araw ng eleksyon. Araw-arawin nyo na magkaroon ng interruption, wag lamang po sa araw ng eleksyon. O, alam naman po natin na hindi naman kagustuhan ng ating pamahalaan yan. Pero yung pong mga sangay ng gobyerno na kung saan eh, in charge dyan o ano, yung mga private entities na in charge dyan, eh sana eh, subaybayan nyo yung mabuti at tutukan para maiwasan po ang alin, electric interruption. No? Kasi po, marami na naman problema ating kakaharapin at syempre ating mga kababayan, hindi natin maaalis na mag-isip na kung ano-ano. Para po tayo wag nang magsisihan at magkaroon pa ng mga haka-hakang negative, eh wag na ho sana tayo magkaroon ng ganyang mga yung mga ganyang senaryo, no? Nakakainis, no? Pero bago ho yan, gusto ko pong batiin at pasalamatan dahil kagabi nagkamustahan kami ng second nominee ng OFW All Filipino Worldwide na ang ano po yung ano yung party yung pong tumatakbong second nominee at ang first nominee po ay si Ma'am Marisa Del Mar. Opo. Eh medyo kamustahan kami ni Engineer Jerry Alfante, napakabait na tao, talagang marunong. Hari nawa po na kayong dalawa ay maupo, no? Sa ano po sa inyong hinahangad na pwesto bilang congressman. Ay so yung party list ho nila OFW. Kaya nga po, alam nyo, tatlo ho yung OFW yata ang tumatakbo na yan. Puro OFW ang title. But then yung kila Ma'am Marisa Del Mar at kila Sir Engineer Alfante, Renato Alfante, ay OFW nila, All Filipino Worldwide. Parang ganun, no? So, wag nyo hong kalimutan, number, ano ba sila? 49, 43 ba? Sa balota na po, All Filipino Worldwide. Well, hinahangad po namin ang inyong tagumpay at syempre alam po natin kung sino-sino ho yung mga party list na kung saan gusto talaga marubdob ang pagnanasa na makapaglingkod sa mga tao. Isa na po rito sila, Ma'am Marisa Del Mar at si yung kanyang partner sa bilang second nominee, si Engineer Jerry Renato Alfante. Magaling ho na engineer yan. Graduate ng UST at hindi basta-basta graduate ng UST yan. With honor pa at saka marami po siyang naitulong. Kaya alam natin na sa ganon ay marami pa rin ho siyang matutulungan. Siyempre dahil sa kanyang kaalaman at siyempre sa kanyang marubdob na pagnanasa. Katulad po ng first nominee nila na si Ma'am Marisa Del Mar na dati pong actress at hindi po bilang actress eh. Marami po rin siyang pinasukang mga organisasyon na kung saan eh, nagsilbi siya sa mamamayan natin. No? Naging magaling din ho siyang broadcaster long time ago at the same time. Marami po talaga siyang adhikain para makapagsilbi sa ating bayan bilang isang party list. No? So, taguyod po natin sila. Well, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, oras na para magpaalam pansamantala. Pero don't forget, tomorrow may date kayo sa amin sa Elizalde Broadcasting every Saturday. At siyempre, may bago po tayong kasama.
Isang magaling na mang-aawit at isa rin siyang magaling na broadcaster. Walang iba kundi si Brother Romel, no? Bukas o, pakinggan nyo, ang galing pa ng boses nito, no? At hindi lang yon, talagang akala nyo, talagang professional na mang-aawit. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, don't forget to like us, follow us, share us. And sabi nga po, sa atin pong Elizalde Broadcasting at sa atin pong lahat ng mga programa, until tomorrow, I see you tomorrow at 9 o'clock in the morning. Hanggang sa muli, I always say, I love you all. Bye-bye. Elizalde Broadcasting.